At napakinggan na natin siya kanina at ngayon naman ay makakakwentuhan na natin siya. Di ko na patatagalin pa, guys. Let's welcome Kat Loria. Hello, hello. Kat. Kamusta Hi. Naman? Okay naman. Napakaganda nung pinanta mo kanina. Slow ballad type na talagang tumatak sa akin. Alam mo, it's almost a long time ago. Almost a long time ago. Oh. Bago nung huli kang bumisita dito sa Letters in Music. Ano ba ang bago ngayon kay Kat? Meron ako mga guestings pero hindi siya actually on TV. Pero nagkaroon ako naman ng series of guestings and pero ngayon kasi medyo focused ako sa studies. Oh, studies? Ano ba? College? Ba yeah, college. Oo. Ano bang kinukuha ngayon ni Kat? HRM. Wow, grabe. O paano mo naman napagbabalance yung siyempre studying? Tapos ngayon, bumubum na naman si Kat sa iyong singing career. Paano mo na ba nababalance yun? Actually, medyo mahirap. Pero, syempre, kumbaga kasi pinili ko rin na ituloy-tuloy itong sa career ko. And of course, gusto ko rin naman na meron akong degree na kasi, matapos. Kasi hindi naman lagi, it's not a long term. Ano, yes, oo. Kumbaga, dapat meron tayong second option. Pero, syempre, first option pa rin ang studies. Bali, mamaya, meron kang papamahagi sa aming bagong single. Yes. Kindly tell us something about yung single na yun. Kasi excited na kami. Kanina pa lang, talagang yung song pa lang na ballad, paano pa kaya yung mamaya? So, yung title na itong single ko is Heto Ako, composed by Mr. Mort Ilagan. So, ito actually, feeling ko ito yung kauna-unahan ng composition. Yun yung pinakakauna-unahan yung unang sinulat na song. So, sana po abangan ninyo. Oh, shoutout kay Sir Mark Ilagan sa iyong magandang kanta na ipe-perform mamaya ni Miss Kat. Kasi kanina nabanggit ko nga yung ballad na slow pero yun nga. May mga ibang genres pa ba na gustong itry si Kat aside dun sa napakinggan namin or pati dun sa mamaya na yun, meron ba? Oo naman kasi kumbaga open naman ako sa ibang genre pa na pwede kong matry. Of course, parang matatawag ko naman yung sarili ko as a variety singer. So, anything is open naman akong itry na mga genre ng songs. How about writing songs? Meron ba? Meron akong isang composition. Kailan ba namin, mapapakinggan na ba namin niya? Sana, malapit na. Siguro, oo, malapit na. And si Sir Mark din ba magpo-produce din ba Sir Mark? Yes, oo. Sa kanya mo rin balak ipaproduce yun. Of course, kasi bali, napanood ko yung mga contest. Mahilig sumali din sa contest to si Kate. Ano ba yung may share mo experiences pa dun sa mga naging, syempre international din, di ba? Syempre, nung mga aspiring tayo na gustong sumali sa mga contest, ano ba yung mga message mo sa kanila? Ano ba yung mga naging experience mo? Pagdating sa experience, napakarami na. Kasi, kumbaga, bata pa lang talaga ako. As in, 4 years old pa lang ako, nag-start na akong baby pa. Oo, maliit pa ako noon. Oo, nag-start na akong mag-compete sa mga, like, barangay, mga singing contests. Tapos, mahirap. Pero, kasi since yung mother at father ko is parehong singers din. So, kami yung magkakasama pag nagko-compete kami sa iba't ibang lugar. And then yun nga, dumating yung sa Wico pa nung last 2008. Ayun, so after noon, medyo natigil na rin ako sa mga singing contests. So, mahirap pero kung yun naman talaga yung passion mo, yeah. So syempre magugustuhan mo na rin siya and hindi mo siya itatrato as work, kundi yun yung talagang gusto mo. Si mama at si papa ba yung talagang nag-push sa'yo since 4 years old ka pa lang? O noon pa lang may naalala ka na, ay, gusto ko rin, gusto ko talaga, gusto kong kumanta, gano'n. Kasama na rin yun. Nakasama ko yung parents ko. Sila din talaga yung nagpo-push din sa akin. And, pero dati rin talaga, nung simula nung yung natuturuan na nila ako, parang talagang dun ako na-push na parang gusto ko rin talaga, kumbaga nasa katawan ko rin na gusto ko din talagang mag-sing. Oh, pero believe ako sa'yo kasi talagang mas uunahin mo pa rin yung studies at napagsasabay mo sila. Congrats din, Kat. Ngayon pa lang kinakongrats na kita kasi alam ko makapagtapos ka and maano mo yung iyong singing career, napagsasabay mo. Any plans? Ngayon, 2020, since malapit na tayo sa midway, ano ba mga plans mo pa? Siguro kasi actually nasa third year na ako sa college. Oh, malapit na. So medyo itong time na to, second semester, medyo mahirap.
So parang ang kailangan ko talaga is parang i-balance na lang din muna, and kumbaga open naman ako sa mga, of course, sa mga ibang opportunities sa singing, pero kumbaga dun din muna talaga ako sa school ko talaga mag-ano focus. Oo. At dahil diyan, kasi gusto na rin talaga namin mapakinggan ang iyong kanta, hindi na namin patatagalin pa, guys. Let's welcome to sing her new and latest single, here's Kat Loria. Thank you.